Nandito nga po pala tayo sa La Union. At isa nga palang pinuntahan namin dito ang bahay na bato. Kaya nga pala tinawag na bahay na bato ito kasi lahat ng ginamit sa paggawa ng bahay ay bato. Sa loob nga po pala nito ay makikita mo ang mga art gallery na gawa sa bato. At pagpasok mo nga dito ay makikita mo agad yan. Makikita mo din dito ang iba't ibang kulay ng snail. At dito ay madadaanan mo ang mga iba't ibang muka na gawa sa bato. Yung mga art nga pala nila dito akala mo totoong totoo. At nakita ko nga dito mga marikoy itong prag na ito. Tinuturo niya sa akin kung saan ang direksyon ng aking pupuntahan. Shootik na yan mga marikoy habang tinuturo niya sa akin kung saan ako pupunta, nakatakip yung kanyang ilong. Inisip ko tuloy kung ang baho ko ba. At nakita ko nga itong mga estatuwang nakatayo dito, isang pamilya sila. Ang sarap ng bonding nila kasi sama-sama sila. Ginawa din nilang art yung mga dragon dito. Yung mga cast ng How to Train the Dragon. Napakaganda nga pala ng view dito sa La Union. Malapit lang to sa dagat, yung bahay na bato. At pinuntahan ko na nga din itong mga marikoy ang sinasabing bahay na gawa sa bato. Meron nga pala sila diyang balloon. Mukha nga namang gawa sa bahay na bato kasi ang daming bato. Ang daming nga rin po pala nilang inukit dyan. Napakagaling talaga na nag-isip nito. Lahat ng nakikita nyo dyan mga marikoy ay gawa sa bato. At pag-akyat nga namin dito ay may nakita kaming kama. Sabi ko nga ay matutulog nga muna ako dyan. Balikan nyo na lang kako ako kapag tapos na kayong maglibot. At dito nga pala sa taas ng bahay na bato ay mas maganda ang view ng dagat. Ang sarap-sarap niyang panoorin. At pagkatapos nga namin pumunta ng bahay na bato ay sumunod naman kami pumunta dito mga marikoy sa Baluarte. Siyempre ang ginawa na namin dito nagpicture-picture lang kami mga marikoy. At dahil nga tanghalian na ay nananghalian muna kami. Yan nga po pala yung mga pagkain na inorder naming lahat. Napakarami po niyan. Halos sa dami ng order hindi po namin naubos lahat yan. Ang sarap nga pala ng mga pagkain dito. Kaya napa-order din kami ng sinigang na baka. Ito nga palang restaurant na to ay sikat dito sa La Union. Kapag pumupunta sila dito sa La Union ay lagi silang pumupunta dito sa Kabsat Restaurant. Open air nga lang pala to mga marikoy. Mas maganda nga pumunta dito sa gabi kasi mas maganda yung tanawin. Pero kahit naman sa umaga maganda pa rin ang tanawin. Katabi nga lang pala niya yung dagat. At nung gabi nga ay pumunta kami dito sa tavern. Nag-shot-shot nga pala kami dyan habang nanonood kami ng mga banda. At mga marikoy marami kami nakilala dyan. Napakababait din ang mga tao. At tinikman ko na nga ito kung anong lasa ng mojito. Masarap naman siya na ewan mga marikoy. Matamis naman siya na may gumuguhit sa lalamunan. Yun nga lang medyo hindi ko gusto yung lasa. Kaya ang ininom ko na lang dyan mga marikoy ay Alfonso. Beer naman ang ininom ng aking kaibigan. Siyempre sa inuman hindi mawawala ang pulutan. Ang sarap nga pala ng mga pulutan na ni-order dyan. Kapag ganto ba naman mga marikoy ang pulutan ay ang sarap-sarap talagang uminom. Umorder nga rin pala sila ng chicharong bulaklak. Tsaka itong pusit na to. Natatawa nga ako sa pusit, tingnan nyo naman napakaliit lang. Mas marami pa yung harina kaysa dun sa pusit. Umiinom kami pero ang pulutan namin mais. Masarap nga rin palang pulutan tong patatas. Habang umiinom nga kami, nandito muna ako sa tabi ng dagat. Kitaan nyo naman yung kaibigan ko nagpa-passion show pa. Pil na pil niya kamo yung mag-passion show. Yun pala, tinatawag niya lang ako. Sabi niya sa akin, tumatakas ka sa inuman. Kaya mga marikoy, hanggang dito na lang at iinom na muna tayo. Bye!